Hi guys, welcome back to this channel. At pagkatapos ng bagyo, sana po ay ayos lang po kayong lahat. So, ganun lang ang buhay, binabagyo, pero hindi susuko, di ba? Kaya tuloy ang buhay. Welcome to another vlog of Jel's Nook. And if this is your first time to drop by on this channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga future vlogs ng channel. Today, I'm going to share with you yung isang special na project ng anak ko. Kasi ako po yung isang ina din naman na biktima ng module at mga pa-project na parang hindi naman kaya ng bata. Kaya nanay talaga yung gagawa, di ba? So sana hindi tumapanood ng mga teacher na kayo. Diba? So, ang gagawin ko po ngayon ay tatawagin kong old shirt tie-dye. Kasi po project to ng anak ko. Hindi niya nasabi kaagad, kaya mabilisan na naman to. Hindi namin masyadong sinunod yung procedure na nakalagay sa module. Kasi nga, ipapasa na to kinabukasan. So, kung kanino mang anak, hindi po yung modal ang may project na na. Sige, ito si Aaron. Siya ang may project niyan. So, ang tawag dyan ay batik shirt daw. Pero yun nga, old shirt tie-dye po ang itatawag ko dyan. So, panoorin natin kung paano po yung mga prosesong ginawa ko. At syempre, nakakaaliw din naman. Kaya kahit hindi para sa akin yung project, ginawa ko ng buong puso. Ganun talaga eh, di ba? So, let's watch this, guys. Years yata ito ah. Bakit kasi ganyan ang naisip kong gawin? Yeah.
Kung maselan kayo guys, gamit kayo ng gloves. Pero kung hindi naman, okay lang yan na bare hands. Maghugas na lang ng kamay na maayos pagkatapos gawin. A few moments later. Dahil may suka, hindi mo maamoy yung kakaibang amoy ng pangkulay. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later. So, plancha-plancha ko na lang to. Hindi ko na to binanlawan ulit kasi nga, mahihirapan kami magpatuyo dahil ipapasa na to kinabukasan. So, wala namang amoy, kagaya ng sinabi ko kanina. Kasi nga, dahil sa suka. Oh my God! Wow! 6.5 hours later. And, pasukat na natin sa molder. Ganda, diba? So that's it guys. Thank you very much for watching. At minsan po, itry nyo pong mag-tie-dye. Nakakaaliw siya kasi hindi mo alam kung ano yung magiging itsura ng ginawa mo. Niisip ko nga po ngayong December as a giveaway or gift ko sa family and friends. Depende sa kung saan aabot ang budget. Yun yung maging gift ko. So, by the way, thank you for your support always. I'll see you again next vlog. God bless us all and keep safe everyone.